Magandang araw, Angels! Tunghayan po natin ang ika-apat na kabanata ng ating kwento. Ikaw ang aking pag-ibig. Anong buhay kaya ang harapin ni Amanda sa Maynila sa piling ng asawang si David? Maging maayos kaya ang pagsasama nilang dalawa? Atin pong alamin ang kanilang kwento. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kahit hindi gaanong nakatulog ng gabing iyon si Amanda, ay maaga pa din siyang nagising kinabukasan. Sabi ni David ay maaga silang pupunta sa Maynila kaya kailangan maghanda siya ng almusal nila. Bilang asawa ni David, gusto niyang mula ngayon ay personal na mapangasiwaan ang mga personal ding mga pangangailangan ng lalaki, lalo na ang pagkain nito. Paglilingkuran kita, David, hanggang sa makita mo ang halaga ko sa iyo, para mahalin mo din ako, bulong niya sa kanyang sarili. Nagulat pa si Ava nang maabutan siya sa kusina. Tinulungan na lamang siya nito sa paghahanda sa mesa ng mga pagkaing niluto niya. Sa Maynila ka na rin ba mamimirmihan, Ate Amanda? Malungkot na tanong ni Ava. Matanda siya ng ilang taon sa katulong, kaya ate kung tawagin siya nito. Ganon yata ang gusto ni David, matipid na sagot niya. Hindi rin kasi niya alam ang plano ng kanyang asawa. Basta sumusunod na lamang siya sa anumang pasya nito. Ang alam niyang dapat maging papel ng isang butihing may bahay. Parang gano'n na nga eh. Kasi yung pagkakabilin sa amin ni Kuya David na kami na daw muna ni Mang Ando ang bahala rito. Tingin ko matatagalan na kami nilang dito sa mansyon. Hardinero nila ang tinutukoy ni Ava. Parang tagapangasiwa na rin sa bahay dahil maraming alam ito kagaya na lamang ng pagtutubero at pagkakarpintero. Mahigit 50 anyos na si Mang Ando at halos kasabay ito ng kanyang ina na naglingkod kay Doña Amelia. Siguro ay gagawin nyo na lamang itong bahay bakasyonan, no, Ate Amanda? Tanong uli ni Ava habang iginagala ang tingin sa kabuuan ng kusina. Baka ganun na nga, Ava, sagot niya dito. Sana nga ay ganun lang, Ate Amanda. Kasi nasanay na ako rito eh. Kung ibebenta ito, maninibago ako paglipat sa iba. Payag naman kami ni Mang Ando kahit kami lang dito. Tsaka para magkamag-anak na rin ang turing namin sa isa't isa. Malungkot pa na wika nito. Hindi ka ba natatakot dito? Mag-isa ka lang dito. Ang tirahan ni Mang Ando ay nasa likuran ng bahay. Hindi naman, Ate Amanda. Alam mo, kahit nung pakita pa sa akin si Doña Amelia, ay hindi ako matatakot. Nakadama siya ng lungkot nang mabanggit ni Ava ang yumaong matanda. Para mapapabuntong hininga, na napatingin siya sa labas ng bintana. Siguro'y nasa langit na siya ngayon, no? Tila sa isang musmos na tanong ni Ava. Siguro, tiyak yun. Ang mabubuti daw tao na kagaya niya ay doon na pupunta ang kaluluwa kapag namatay na. Kahit nalulungkot, ay bahagya siyang napangiti dahil sa kainosentihan ni Ava. Alam niya na hindi rin matapos-tapos ang pasasalamat at pagtanaw ng utang ng loob ng dalaga sa yumaong amo nila. Nabasahin kasi kahapon ng abogado ni Doña Amelia ang testamento nito ay may iniwan ding malaking halaga para sa matapat na katulong. Maluha-luha pa nga si Ava pagkarinig sa nilalaman ng testamento. At sa tingin niya, hindi naman ito nainggit nang sabihin sa kanya na mas maswerte siya dahil siniguro ni Amelia ang kinabukasan niya nang ipakasal siya kay David. May sasabihin pa sana si Ava, pero nakita nito na pumasok na sa kusina si David. Hindi na lamang ito kumibo pa. Nakabihis na ng panlakad ang lalaki at kitang nakabawi na ng tulog. Lalo ito naging matikas sa tingin ni Amanda. Parang gusto nga niyang
mailing sa kaisipan. Asawa niya ang gwapong lalaking ito. Napakagwapo kasi ng kanyang asawa. Oh, mag-aalmusal na ba tayo? Nakangiting tanong nito sa kanya. Kailangan lumakad tayo ng maaga para makahabol ako sa opisina. Saad pa nito. Oo. Tila sa isang naalimpungatang tugon niya. Sa Maynila na rin ba titigil si Ate Amanda, Kuya David? Tanong ni Ava dito. Oo, Ava. Kailangan eh. Nakangiti pa rin tugon ni David sa katulong. Ando kasi ang aking trabaho. At saka, bilang asawa ko na ngayon si Amanda, kailangan syempre, naroon din siya. Tumingin si Ava na tila naiinggit kay Amanda. Kapag kuwan, parang ibigiligin na naghahain na ng pagkain. Naiilang namang napayuko si Amanda. Hindi pa kasi siya sanay na binabanggit ni David na asawa siya nito. Naninibago siya pero may halong saya ang puso niya. Siguro, kung hindi sa kabilang kwarto natulog si... Siya na rin ang pumutol sa naiisip na naudlot na pwedeng mangyari kagabi. Pagkatapos kumain at makapaghanda, matagal ang naging paalaman nila ni Ava. Nag-aiyakan pa nga sila bago siya tuluyang nakasakay sa kotse. Huwag ka mag-alala, Ava. Lagi rin kaming babalik dito, wika ni David. Parang walang nabago. Tuwing weekend, basta may panahon, ay narito kami. Nakangiti pa na wika ng lalaki. Mamimiss kita, Ate Amanda. Sisigok-sigok na sabi ni Ava bago tuluyang kumalas sa pagkakayakap sa kanya. Ako rin naman eh. Madamdaming tugon niya. Mangando, baling ni David sa hardinero. Kayo na ho muna ang bahala rito. Bantay kayo ni Ava ngayon. Wika ni David sa hardinero. Para ko na nga hong anak yan si Ava. Nakangiting tugon ng matanda. Huwag ho kayo mag-alala. Ako ang bahala. Kung magkaroon ng problema ho, ay tumawag na lamang kayo sa akin sa Maynila. Oho sir, mag-iingat ho kayo. Tumango si David at inalalayan ng pasakay ng kotse si Amanda. Nang sakay na ng kotse at palayo na ang sasakyan, ay may malalim na kalungkutang pumuno sa dibdib ni Amanda nang lingunin niya ang pinanggalingang bahay. Maraming taon siyang ginugol sa bahay na iyon. Bata pa siya ay iyon na ang nakagisna niyang tahanan. Maraming masasayang alaala ang iiwan niya sa bahay na iyon. Ngunit may bago na ngayong direksyon ng kanyang buhay. Bagong simula sa piling ni David. Iisipin na lamang niya na sa bawat buhay ng isang tao ay dumarating sa punto na kailangan ng iwan ang isang bahagi upang masimulan ang isa pa na mas makulay. Bulong niya sa kanyang sarili. Tumikhim muna bago nagsalita si David. Ngayon ay malaya na tayong makakapag-usap. Wika ni David na parang nakahinga na maluwag nang nasa highway na sila. May pagtatakang napatingin si Amanda dito. Sa pagmamaneho, ay saglit na inalis ng lalaki ang tingin sa dinaraanan nila at sinulyapan siya. May dapat tayong linawin sa kinasusuungan nating sitwasyon, Amanda. Seryosong wika ni David. Alam niyang mayroon nga silang dapat linawin, ngunit hindi niya alam kung ano at paano kaya siya makakasagot. Ibinalik ni David ang tingin sa daan. Napaka-unusual na ating sitwasyon. Pareho tayong dalawang napilitan lamang pasukin ang isang pakikipag-ugnayan na napaka-importante at may kinalaman sa kinabukasan nating pareho. Dahil mahalaga sa ating kapwa. Ang taong pumili sa atin. Paalala ni Amanda. Saka dahil mahal kitang talaga. Dagdag ng isip niya. Mahal natin, oo. Naroon na ako. Banayad, natugon ng lalaki sa sinabi niya. Pero wala na si Tia Amelia.
napatitig siya sa kanyang katabi. Titig na may kasamang maraming katanungan. Hindi naman siguro kawalan kung babaliwalain natin dalawa ang bagay na nag-uugnay sa atin. Wika ni David na hindi tumitingin sa kanya, pero ang himig nito ay parang tinetesting ang kanyang damdamin. Kahit hindi pa niya gaanong makuha, ang tinutungong salita ni David ay parang kinakabahan na siya. Kaya kita gustong madala sa Maynila ay para makapamuhay tayo ng malayo sa mga mata ng taong nakakaalam na ikinasal tayong dalawa. Tila pagsisimula ni David ng paliwanag. Sa mga kamag-anak mo ba? Nalilitong tanong ni Amanda. Oo, Amanda. Saka sa ibang tao pa. Marami rin namang ibang tao ang nakasaksi na kasal natin. Sa Maynila ay maaari tayong mamuhay na parang hindi nagdaan sa buhay natin ang ganoong eksena. At makakapamuhay tayong dalawa ng malaya. Wika pa nito. Babaliwalay natin ang kasal natin? Tama ka, Amanda. Para maging malaya ka at maging malaya rin naman ako. Dahil hindi naman tayo talaga magnobyo. Huwag natin pirasahin ang sarili natin sa isa't isa, Amanda. Diretsahang paliwanag ni David. Hindi ko naman pinupwersa ang sarili ko, David. Bukal sa loob ko ang pagpayag na maging kabiyak ng puso mo habang buhay. Mahina ang wika niya. Kung iyon lang isang hiling ni Tia Amelia ay madali. Kaya naman kitang pangalagaan habang buhay, Amanda. Pero kahit naman hindi ko gawin yun, eh may sarili ka na rin kabuhayan na iniwan niya sa'yo. Di bang sabi sa testamento, magkakaroon lang tayo ng karapatan sa mana kung kaya nga hindi tayo dapat maghiwalay ng tirahan? Sambot ni David. Sa anumang legal na transaksyon, eh kailangan natin ang isa't isa. Pero hindi naman natin kailangan mamuhay bilang mag-asawa. At iyon ang ating babaliwalain, Amanda. The other half of commitment. Okay, eto na lang. Pinagbigyan natin si tita at nagpakasal tayong dalawa. Pero luluwagan natin ang kasunduan para hindi tayo masakal. Ibig kong sabihin, malaya mong magagawa ang gusto mo at malaya ko rin magagawa ang kahit anong gusto ko, Amanda. Nakatitig sa mga mata niyang wika ni David. Pero kailangan pagkasunduan muna nating mabuti yun. Parang hirap ang lalaki sa pagpapaliwanag. Ibig mo bang sabihin? Maaari pa tayo magpakasal sa iba? Nakaya niyang itanong dito. Maganda ka, Amanda. I'll bet my neck na pagdating natin sa Maynila, ay maraming magkakagusto sa'yo. Paligaw ka. Okay lang naman sa'kin. Magkagusto ka at magpakasal ka sa nagugustuhan mo. Hindi ako manghahabol. Titig na titig siya kay David habang nagsasalita ito. Pakiramdam niya, bawat katagambig kasi nito ay punyal na tumatarak sa kanyang puso. Ngunit hindi siya pwedeng tumutol. Pero itong sasabihin ko, Amanda. Huwag mo rin akong pakikialaman sa dating buhay ko. Pagpapatuloy ng lalaki. At kung pakasal man ako sa iba, ay ipangako mo hindi ka rin maghahabol. Yun ang importanteng pagkakasunduan nating dalawa. Dahil kung hindi, ay pareho tayong mawawala, Amanda. Hindi niya malaman ang kanyang isasagot, kaya napayuko na lamang siya. Hindi niya kailanmang inaasahan ang ganitong usapan sa pagitan nila ni David. Parang ibang David ang kausap niya ngayon. Paano tayo makakasal sa iba kung kasal tayo sa isa't isa? Litong naitanong niya dito. Maraming paraan, Amanda. Kung gusto mo, ay magpunta tayo sa abroad at kumuha ng diborsyo. Wika pa nito. Masama ang loob niya kay David ng mga oras na iyon. Dahil wala pa ngang ilang araw silang kasal, pero paghihiwalay na agad ang gusto nitong pag-usapan. At dito na po nagtatapos ang ika-apat ng ating kwento.
Ikaw ang aking pag-ibig. Sana'y muli ninyo akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Special mention po kay Miss Lot Lot Bayani, listener from Hong Kong. Maraming maraming salamat po sa pakikinig ninyo sa aking mga kwento. Lagi po kayo mag-iingat dyan.